isa sa trio tagapayo na makakausap natin ngayon. Unahin natin, eto na, Dr. Love! Favorite mo to! Thank you, Mama Carla. Big Mama, magandang umaga sa iyo. Naranasan ko na rin ang umibig. At pagising mo pa lang sa umaga, pag inuunan ka pa, makikita mo na yung mukha ng crush mo doon, ano? Hanggang sa gabi. Kung sakali man na si Big Mama ay ma-in love kay Jerry, ay normal yun sa kanya dahil patay na yung kanyang asawa. Naghahanap din siya ng, you know, magbibigay sa kanya ng atensyon. Kay Jerry, ang sarap ng feeling ng isang lalaking maraming nagkakakrush sa'yo. Dahil siguro, maganda lalaki, di ba? Hindi naman natin masisisi si Jerry dahil innate na sa kanya yung pagiging maganda lalaki. Di ba? The problem here is yung mga empleyado ni Big Mama. Si Big Mama, pag meron siyang negosyo eh, at ang gusto niyang makasama dun sa negosyo niya, yung mapagkakatiwalaan niya na mag-aalaga din dun sa kanyang properties, sa kanyang mga investment. Unfortunately, kay Kalbo, ang sabi ni Big Mama, eh, hindi ka ganun ka sikap na mag-alaga sa kanyang mga ari-arian. Yan, di ba? So, maaring si Kalbo, in a way, ay nagsiselos dahil pinagkatiwalaan si Jerry naman. Dahil si Jerry, nakikita naman ni Big Mama kung paano mag-alaga dun sa kanyang ari-arian or property. Tama ba yun? Properties po. Properties. Oo. Kagaya ng tricycle. Kasi yun lang ang pinagkukunan niya ng harap buhay. Kay Jerry, kung totoo Jerry, yung sinasabi ng mga kasama mo at sabi ni Francis, eh kinakat mo yung line ng mga nakapila. Ay kabastusan yun sa mga kasama mong tricycle boy. Kasi naghihintay sila at sa buhay natin, kailangan ng order. Kung totoo yun, ha? Kailangan natin ng order. Meron tayong batas kahit sa trafiko na sinusunod sa mga organizations. Meron din tayong batas na ginagamit para orderly ang lahat, no? At siguro, ito ay mapag-uusapan ninyo later on. Ang akin lang sa inyo na tatlo, eh, iisang lugar ang inyong pinagtatrabahuhan, doon din kayo magkikita-kita. Siguro malapit ng Pasko, eh, tabi na natin yung samaan ng loob na yan. Bago matapos ang programa, magkamayan kayo and you start a new day, a new friendship para sa inyong pagsasama. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love! Wow! Ang refreshing ng Dr. Love yung sinabi niya, di ba? Let's start a new day. Thank you very much! Ngayon naman, dumako tayo kay Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Okay. Unang-una, no, sa trabaho, hindi po pwedeng sabihin na kaya nagiging favorite ang isang tao dahil kasi maganda siya. Hindi po pwedeng maging standards ng favoritism yung sabihin, may itsura yung tao ngayon, kaya favorite ko yun. Kumisan kaya nagiging favorite ang isang tao kasi napaka-competent niya, efficient siya sa trabaho, masinop, lahat ng klase na sinasabi nating good working attitudes nandun at nagiging honest. Ngayon, para kay Big Mama, walang masamang magkaroon ng crush ang isang tao. Kahit sabihin mo matanda ka na, pwede ka naman magka-crush. Pero meron din tayong tinatawag na limerence. So what is limerence? Pag sumobra sa crush, pero walang sexual relationship, pero gustong-gusto mo yung taong yun, ang tawag doon, limerence. Kaya maaring dito, umabot sa punto na kaya hindi makapagsalita si Big Mama kasi nandun na siya sa puntong nandun yung limerence, pero nililimit niya yung sarili niya dahil kasi, syempre, may pamilya itong si Jerry. Sana maintindihan din ng at ni Francis at saka ni Kalbo na unang-una, no, sa pagiging isang trabahante, hindi pa pwedeng sabihin nyo maninira kayo ng kapwa nyo empleyado. Dahil kasi nakakalungkot isipin dito, akala ko ang Marites lang puro mga babae. Pero dito, mas matindi pa palang maging Marites ang mga kalalakihan. So sana maintindihan natin, ano, magkaayos-ayos kayo dahil kasi ang pangit para isipin napakarami palang Marites na lalaki. Yun lang po.
Doktora Camille. Ngayon naman may pahabol si Attorney Lorna Kapunan. Konti lang sa pahabol, no? Kasi pinag-uusapan natin yung trabaho at karapatan, no? Ano yung karapatan ni Mama Big Mama? Eh, siya yung employer, eh. Siya yung nagbigay ng kapital. Siya yung nagpro-provide ng pedicab na yan. Ang ibig sabihin, karapatan niya na meron siyang tinatawag na return on investment. Paano nangyayari yan sa pedicab? Yung tinatawag na boundary. Kung hindi ka makamit sa boundary mo, eh, hindi siya makarecover ng kanyang investment. Tayo, mga boss tayo sa mga businesses natin, eh, dapat hindi babuyan yung business natin. Dapat nandun ang quality ng work. Dapat yung mahalin mo. Dapat nandun ang malasakit ng isang employee sa trabaho niya. At lastly, so mga employee, ipapaalala natin sa ating mga empleyado na mahalin natin ang trabaho kasi kulang na kulang ang employment dito sa bayan natin. Lahat tayo naghihirap. Si Mama, si Big Mama, nagbigay ng kapital para sa kanyang pedicab business, eh, magpasalamat tayo. Karapatan ng ating komunidad. Public service yan, transportation, pedicab man yan. Lalong-lalo na ngayon, mas mahal ang gasolina. Nagpipedicab-pedicab na lang tayong lahat. Eh, servisyo yan sa komunidad. Public utility yan. So, ayusin natin para maligaya ang komunidad natin. Ayan, ayusin na natin! Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan!